nyo, bakit nyo binabase sa nakaraan ang ating kinabukasan? What would a Marcos presidency mean to you? What would the effect be? You believe? It will be a step backward. It will be many steps backward. There would be attempts, not only attempts, no. Babaguhin, babaligtad ang mundo natin sa bansa. Babaguhin nila ang kwento ng martial law, babaguhin nila ang kwento ni Ferdinand Marcos. At ang magiging ang mga magnanakaw baka magiging matitino sa mata ng mga bata, at ang mga matitino baka magiging masasama sa mata ng mga bata, kasi babago ang pagturo ng kwento ng kasaysayan. Sige, kung sinasabi nyo na masama ang martial law, ngayon, pag-uusapan natin ang buhay ng mga Pilipino pagkatapos ng martial law. Ngayon ay napatalsik na si Ferdinand Marcos at si Cory Aquino ang naupo bilang presidente kahit hindi naman siya yung nanalo sa snap election. Ngayon, naupo na si Cory Aquino. Alam nyo ba kung anong pinagagawa niya? Naglabas siya ng executive order na may mabigat na paratang na ang mga Marcos ay nagnakaw sa kabanang bayan, na hindi naman napatunayan nung nagkaroon ng trial sa US. Ngayon, etong nuclear power plant sa Bataan, inihabilin ni Marcos na sana'y ipagpatuloy ni Cory Aquino ang power plant. Pero bakit hindi ito itinuloy? Ito sana ang magiging energy support ng Pilipinas. Pero bakit hindi itinuloy? Kasi ayaw niya na makita ng Pilipino kung ano yung ginawa ni Marcos na kabutihan. Ang gusto niya, maghirap tayo mga Pilipino para patuloy nating isisi sa mga Marcos yung kahirapan natin. Dahil gusto nga nalang ipalabas na nagnakaw ang mga Marcos sa kabanang bayan. Magnanakaw pala, eto pa ang mga ginawa ni Cory Aquino nung siya ay naupo. Ibinenta niya ang mga pagmamay-ari ng gobyerno. For example, itong 67% government-owned sa Petron. Etong sa Philippine Airlines. At ngayon ay bigla na lang naging pagmamay-ari ni Lucio Tan. Etong Meralco, ha? Etong Meralco na ibinalik sa mga Lopez ng libre. Kita nyo yun? Marami palang pagmamay-ari yung gobyerno nung kapanahunan ni Marcos. Kita nyo yung pinagagawa nila? Sa loob ng 30 years, ginawa tayo mga tanga. At dahil sa pinagagawa ni Cory Aquino, wala na ngayong mapagkuhanan ng pondo ang gobyerno. Ang ginawa nila, naglagay sila ng 10% VAT noong year 1987. Kita mo yun? Yung kagaguhan nila, tayo ang nagbabayad. Tayo mga mamamayang Pilipino ang nagbabayad sa pinaggagawa nila. Ha? Etong Mendiola Massacre 1987.
paglansay at bungo ng ating ninuno. Mga walang kalaban-laban na mga magsasaka. Ang gusto lang nila ay makuha yung karapatan nila, makuha yung lupain nila na ipinangakong ipamimigay sa kanila. Pero anong natanggap nila? Tear gas at mga umuulan na bala. Alam niyo itong mga taong to, gusto nilang manatili tayong mahirap para pagsilbihan natin silang mga nasa taas. Etong mga mayayaman na to, etong mga negosyanteng to, etong mga sinderong to. At hindi pa natapos dyan ang pagmamalupit ng mga Aquino. Nung gustong ipamigay ni Renato Corona ang mga lupain sa mga magsasaka, hinarang ito at gusto siyang ipa-impeach ng nakaupong presidente nung panahong yun. Alam nyo kung sino? Si Noynoy Aquino, ang anak ni Cory Aquino. Tatlong senator lang ang hindi bumoto. Si Miriam Defensor Santiago, si Joker Arroyo, at itong si BBM. Nagulat ako nang sinabi sa akin ng presidente, "Pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach." Sabay sunod naman si Secretary Butchabat. "Magtulungan tayo, Senador. Aaminin ko sa inyo, ako ay nabigla dahil sa tila dinidiktahan ako ng Pangulo. Kaya ang naging sagot ko na lang, Mr. President, I will do what is right." Tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona, ay kailangang makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independyente? Sadyang napakabaluktot na ng ating tinatahak na daan, Mr. President. Ngayon, eto yung ibang side ng story na alam ko. Eto yung katotohanan na alam ko. Ang dami nating bobo nung unang panahon. Ang dami natin na nauto ng liberal nung unang panahon. Pero hindi na ngayon. Mabuhay ang Pilipinas!